Mag-re-recording tayo para sa iba. Para sa inyo din. Okay? And then later, sa isang nag-re-care sa mga ano, pelikula na paulit-ulit lang naman. Pelikula, ganun lang. May problema. May problema. May hirapan. Mananalo sila. Nakwenta din. Tapos yung isa, yung hero dito, Superman, dito naman. Ano ba ka ba? Pati Superman? Sa ano? Batman, dito. Si Thor ata, sa Marvel. Ito na lang yung ano nyo, focus kayo kasi may mga material, kaya nga may technology tayo. Okay, dito tayo sa main course. Ibig sabihin, yung pinaka-pinaka laman, sabi sa akin, ano, meat and potato. Ibig sabihin, ito yung talagang gusto mong malaman niya. Kanina introduction pa lang yun. Importante yun, pero ito yung talagang kailangan talagang maintindihan niya. Ako, baligtas siya, okay? Ito lang yung mga main topic dyan. Gospel, reality of sin, penalty of sin. Lahat tayo dapat naintindihan namin. By default, lahat tayo piyano. Ang nature of salvation, it's a regalo. And then, yan ay parang talagang pinanganak sa pamilya ng Diyos. Okay. So medyo mag-lunch tayo ng matalat-perte siguro. Okay, so kaya sabi dyan, una, dapat ligtas ka muna. Huwag na tayo maglokohan dito. So ngayon, tayo na dito, alam, kilala ko naman lahat kayo. So kung sakali lang mali ako sa kaligtasan, mali yung hirap naman nun. Pero siguraduhin nyo, ayun na, sinasabi sa inyo, kung hindi ka paligtas, mahirapan kang i-share yung wala ka. So dapat, ligtas ka muna, kung di pa, tanong ka na. Okay, number two, dapat masterin mo to. No, yung kanina, ganun din naman eh. Pero lalo na ito. Kasi ito yung pinaka-main course niya. Dapat alam na alam mo itong baliktaran. Kung sabi pag... Lahat ng anak ng Diyos sa impyerno, mga ganun. Yeah, obvious na yun. Ano ba sa mga... yung weapon, gano'n na ano yung baptism eh. Yung then, yung iba, manampalataya, tama. Kaso dapat ang ebidensya niya na ikuha ka na mabuti. Yung mga ganun, yung pumapasok ng post-teaching ngayon. Iba naman, kanyang may kausap pa ako. Sabi, nasinigyan ni Abay naman yun, baptist ka, so makikinig siya kaya nun. Kasi isang post teacher. So, sinabi ko lang sa kanya, mag-iingat ka dyan, kasi sabi niya, hindi kailangan tumawag sa Panginoon para maligtas. Manampalataya lang. Importante manampalataya, pero ngayon, anong gagawin mo? Kasi sinabi pa sa Romans 10 na gano'n, na kailangan sabihin mo, kailangan. If thou shalt confess and believe. And then later, kailangan kumawag sa pangalan ng Panginoon. So may mga ganong ewan eh, na hindi mo alam. Hindi ligtas, o ligtas pero na loko, pwede meron. O talaga hindi ligtas pero minimimik lang, binagaya lang narinig niya. And then, ganda muli, lalabas yung heresy. Hindi po yan, okay? Kaya again ha, maganda po yung maging pastor yung tulo pero huwag yung approach ng ano. Parang wala akong paralagutan. Dahil maraming paralagutan mo. Okay, picture. Okay, so hindi tayo. May picture. Masterin mo yung gospel. Balibaliktad yan. Dapat alam mo yan. So yun ang pinag-importante. So if you're not confident doing this, start out by giving, going with those that know this well. So yun ang sabi ko sa inyo. Pag alam mo naman sa puso mo, hindi ka pasigurado. Sumama kahit every silent party talaga kahit ilang linggo, buwan, hindi ka pa confident eh. Sama ka lang, makikita mo yung mga variation ng ano, minsan mabilis, minsan matagal. Minsan bakit si pastor hindi niya pinatanggap yun? Wala lang mo yun. Na-stuck mo sa isang lugar na ayaw tanggapin, hindi nila pinapaniwalaan. Eh, bakit ka magpuposin? Hindi pwede yun. Okay? Wala lang mo yun pag sumasama ka lagi. Pag hindi, alam mo na. Diba? Pinagpalit mo yung importante gawain. So, hindi masyado importante. Okay? Good. Yeah, so, observe and analyze and study. Okay? Tuloy natin. So, number one, within the gospel, the reality of sin sa Tagalog, yung katotohanan na may kasalanan. Now, meron pong, napaka-obvious naman yung pastor. Kaya naman niwala kayo iba. Kasi sa mga ginagawa nila, tinatanggi nila yung obvious. Parang mabakla. Maniniwala ako ba na tatanggi nila na babae sila, sabi nila lalaki sila, lalaki sila. Lalaki sila, ulaw ako, tatoo. Lalo sa gaspe, sa ano, kasi labanan pa eh.
maraming kalituan dito. At isa sa mga narinig ko, di ba? Eh paano po, sabi nila, sa Japan daw, kasi wala daw konsepto ng kasalanan. Oh, really? Simple naman yun. Di ba kasi may narinig lang na gas, na optical na ganyan, naniwala, imposible yun, meron yun. So yan, number one, dapat alam natin na meron na kasalanan. Okay? At yan yung problema natin. Okay? So why someone must admit that they are a sinner? So dapat, kung na, bago mag-proceed, importante ito. Hindi ka mag-proceed, hindi ka mag-move-on sa presentation ng gamit. Kung hindi nga, positively inamin na makasalanan siya. So bihira ito, pero meron mong ganyan. Siguro sa tanang buhay ko, siguro mga dalawa, nakikounter dami yan. Talagang di ako nag-move kasi ewan ko sa mga ito. Mga self-righteous. First thing that we must do in order to get someone saved is to get them to realize that they are sinners. Amen. Kasi paano mga ililigtas kung hindi naman daw siya ng mga kasalanan? Wala, walang sense. Hindi nila kailangan maligtas sa palagay nila. It is mali. Okay, so lang ganun, hindi ko lang, may kasalanan ng tao, dapat maintindihan nila, aminin nila yun. May kasalanan sila, kailangan nila tagapagligtas. Now because if someone is not a black, then they will not be a black. Sinner. Sinner and then? Hindi na kailangan na? Savior. So, hindi mo kasi yun. Totoo yan, di ba? Pag hindi mo kailangan ng hindi ka makasalanan, hindi mo kailangan magkita sa'yo. Kasi hindi mo kailangan magkita kasi righteous ka na. Sa palagay mo lang yun. May mga taong ganyan. Yes. So, they'll be here, no? Meron. Or iba naman, pagkating ganyan, palagay lang nila mga bata or mga self-righteous things. Okay. Malinaw yun, ha? So, okay, sabi mo sa kanila. Sabi sa Bible, hindi yan. Dito to, yan. Sabi sa Bible, there is none righteous, no, that one, Romans 3:10. So, parang ito, sabi rin dito, kaya masyadong Italiano. Anyway. So ito ha, so point ito na, tip. Mas madali sa isang tao na tumanggap at makinig sa iyo kung alam nila, alamin nila, sila yung mga kasalanan. So pag-agree mo na sila, kaya nga ginag-guide namin sila na aminin nila yon. Hindi para hiyain, ano naman mga hiyain, kung tao na maghiya lang, hindi. Pero kailangan mo may hindi mo yun at aminin mo yun. Ah, dito yung tip dito, sabi dyan. Huwag mo sabihin makasalanan sila, basta ano lang, hindi sila perfect, minsan gano'n pa lang yung medyo, kailangan mo lang tulungan, yung mga gano'n eh. Surprises. Hindi ko na sinabing masama ka eh. Diba, masama, masama. Eh paano yung mga tao talaga na strict dyan, mga disiplinado? Yung pwede sabihin masama sila, makasalanan ka, makasalanan. Na pwede mong gamitin, na totoo naman, hindi ka perfecto, di ba? Oh, hindi ka makasalanan masyado, pero hindi ka perfecto, di ba? Kailangan mag-agree sila doon. That they are a sinner. So yan, mag-statement niya, malinaw dyan, paibasa po, nabasa niya, kung naintindihan niya, meron po bang matulit? Ibig sabihin, wala kasalanan? Wala, wala ni isa pa ulit-ulit. No righteous na nga. Wala talaga. Wala talaga! Meron po bang righteous? No righteous ka ba? Isang confrontation na lang. Ngiti ano, pag gano'n alam mo naman, medyo matindi yung dating yung ano, medyo patulungan sila ngiti ano. Medyo, ano mo sila, ikaw mo, ano mo talagang pagod mo. Hindi siya meron ng ano, tulungan mo sila tanggapin yung totoo. Okay? Yun ang totoo nila. Okay. Yun actually, alam nila ito, yun. So righteous, ibig sabihin, so lahi ka ba tama, perfecto ka ba, wala. Okay. Yun na. So mga to, ano bang kailangan na malaman doon? Nabagin na, isa-isa yun yung pwede isa-isa yun. Ito talagang medyo hindi pamilya sa English, sa Tagalog, yung mga terms, isa-isa yun. Ito po yung sabihin niya, ito yung sabihin niya. For we are all Amen.
Kasi nga, lahat tayo nagkasala, lahat tayo makasalanan. Yun ang sabihin na dinusin, napaka-makasalanan. Yung sabihin, nagkasala. So, nag-sinner, sinner. Pag nag-nakaw, bag na nakaw. Pag nag-sinumaling, sinumaling. Diba? Pero yung tip dito, hindi natin gusto yung tao na masyado namang binadjan sila. Kaya hindi naman ginagawin na yun. So hindi natin kinakontem, makasalanan ka. Tsaka hindi naman lang sabi yung Bible. So hindi kayo dahil mahiya ko. Okay? Kaya kahit yun, another mga tips to, no? That's why we start out by pointing that no one is perfect. So hindi sila dapat ginadjudge mo naman ako. Eh, ako, ginadjudge ko yung sarili ko. Kasi wala ka, wala, hindi ikaw, hindi ako. Di ba, ganun eh. Baka mali lang talaga pag medyo yung tao ramdam mo na self-righteous o ayaw nang ilagban sa mga sabihan niya na ako rin po, dito. Ah, okay. Tulungan natin, amen? Ganun din, kaya sabi niya, when you talk about sin, make sure you include yourself. We are all, lahat tayo. Okay? Tanding point po yan. Ito pa ulit. Hindi. Okay, so sample lang, no? Kung nabagin mo na ka, lahat ang kasala, hindi umabot sa kalulatian ng Diyos. So, explain mo, for all have sinned means blank has sinned. Yan naman, lahat ang kasala. Yung sabihin, lahat ang kasala. Okay, ulit naman. Kaya minsan nga, ganun eh. Everyone or all, yan. The Bible defines sin as the key. The first John 3:4, sabi doon, for sin is the transgression of the law. Pag may sinabi. Baka lang kasi, alam mo lang, mag self-righteous nga, may makasunod. Paano sa akin makasalanan ako? Sabi mo sa Bible, pag may sinabi, kunwari, huwag kang magsinungaling. Nagsinungaling ka ba? Pag may sinungaling ka, kahit isa, dalawa, sinungaling ka. Ayan. Ano ba? Masipag. Pag masipag ka, layo ka, minapabal. Diba? Ano ba? Pag seryoso ka, o hindi niya nagmumura, nagmura ka, makalala ka. Diba? At dapat caring ka, hindi ka naging caring, nagkasala ka pa rin. So yun yung mga style niya para mag-agree sila. Kasi kailangan mo talaga na mag-agree. Hindi mo tulungan mo lang sila na yung obvious. Okay? Eh, so pag sinabi transgress, break. Sinabi, huwag magsinungaling, nagsinungaling. Hindi kasalanan yun. Yan, so pwede mo tanawin. Okay, natindihan ba? Dapat ganun yan, ha? Again, ha? Tingnan mo siya, tingnan mo naman, alam mo naman yung mag-agree, nakakaintindi. Kaya nga madalas ka nagtatanong. Pag medyo hindi nakikinig, tanongin mo ng obvious. Yung kung ano, masasabi mo lang. Masasabi mo lang. Lahat ba, nasabi sa Bible, lahat nagkasala. Nagkasala mo lahat? Pag hindi niya masagot, hindi nakikinig yun. Okay? Pag nasagot niya, hindi naman kayo doon, pag nakikinig, kahit mga bata, bilis eh. Ayan, okay? So, yan. Yeah, so the question should be used for the purpose of paying attention to blank words. Ha? Wala tayo eh. So, nilagdag niya, keywords. So, yung sabihin, kaya ako sila tinatanong, yung mga keywords, regalo, walang bayan. Bayan, alam mo na, di ba? Ano yung regalo ng Diyos? Kalusugan ko. Hindi ka nang ginig. Pinag-usapan natin. Okay, pinag-usapan lang mo na. Totoo, nagigirin ng Diyos yung kalusugan, yung anak. Pinag-usapan natin, tanongin mo lagi, keywords. Okay, yung kaya natin sa atin yung tanggap. Okay naman yung pagkasingal, wala yung nalilito. Doon yung sabihin niyo ba, yung pagtanggap, pabaho. O, so, pag kaya, ilaan natin yung believer na po, sabi nila talagang dinidiktik natin yung kaligtasan, regalo, and therefore, walang bayad, walang kapalit, walang kondisyon. Hindi mo kailangang paghirapan, hindi mo kailangang magsisisi sa lahat ng kasalanan. Regalo ba yun? Nagkirap nun ah. So yung mga keywords, sumutanin mo yan. At hindi kaya nga pinapabasa natin mismo yung Bible. Bakit? Eh, salita ng Diyos yan. Parang sabihin, hindi mo na ako nagsulat yan eh. Tinanggap ko lang ano yung andyan. Kaya pinapabasa natin, napagputan sa lalo King James, yung mismo yung Tagalog, keywords, sumutanin.
Sakto po yan. Huwag mong magagagaya ng mga kapansin ko, yung mga evangelists, gumagamit ng marunong, isubo mo ang buhay mo, makilal lang, si ano to, si Undertaker to, kaya siya, ganyan. I-surrender, kailangan matuwa ko, gano'n. Malay ko ba dyan? Si Hogan, naka nagpa-baptize daw. Ba't ina-emphasize mo yung baptism? Saka isa pa, hindi sasakyanan mo instant media kung alam kong walang ganyan dyan. Oo. Oh. Pag totoo yan, tignan mo, may sa mainstream media to, sasakyan mo nga tayo, nag-soul meeting seminar. May soul meeting seminar dito. Ibabalita namin, anong nautunan nyo? Nag-soul meeting ka ba? Pupunta ba si, ano dito? Sino pang ano dito? Gusto mo yan, patay mo si Galina Sanchez. Jessica. Wawa na yan agad sila dyan, wala. Sakali mo kasi makakuyos din yung mga yan eh. Ma-warning yan yan ng mga service media. Hindi mo po tali po yan. Handaan niyo po yun. But anyway, wala niyo matanong. Dahil? Mali-mali keywords yan. Suko mo yung buhay mo. Kahit sa mga bagus nilang ginagamit yan. Maganda naman yun, pero wag mo itatas sa kaligtasan. Ha, hindi mo kailangan isuko yung kaligtasan. Buhay mo sa Diyos para maligtas. Ganon. Sir, kasinungo mo ba talaga? Hindi siya na binabas ko siya. Tapatan lang tayo kasinungo mo. Mag-isahin mo na, baka hindi nga soul winner eh. Sinungo mo, ano sinungo mo? Bibig mo, sinungo mo. Ang sinasabi sa Bible, ang galing mo magsalita, puso mo malayo sa akin. Kasi sabi sa Bible, ang malapit sa puso ng Diyos, soul winning. Amen. At bakit? Ano isuko? Ano ba yung mga term nila? Ngayon yung masasabi nyo. Kaya importante, ikaw mismo at yung sinisolvin mo, hayaan mo malaman nila at sabihin nila, lumabas sa bibig nila yung mga keywords. Okay? Sa mismong verse. Okay? Wala ang kakaiba. Anyway, kaya nahihiya sila sa Bible mismo. Kasi hindi nagtutugma yung keywords sila sa Bible. Eh. Ano to wala? Kaya nababasa ko lang. Kasi nireview ko, kaya natagal din. Eh. Yung mga, lalo mga modern churches gano'n, sablay-sablay po yan. Okay, sir, tuloy lang natin. No, you could explain everything and help them listen to you for 15 minutes or you could involve them and keep their attentions by allowing them to be part of the conversation. Right? Can you tell you ba yan? Kasi pwede ka magsalita na magsalita, may alam mo yung topic, kaso nakikinig ba sila, naiintindihan ba nila? Huwag kang mag-photolog. Yun nga, advantage not personal eh. May advantage siya, adjunct ka, ganyan siya, makinig siya. Alam mo agad ko nakikinig siya. Hindi ko na, nag-reflect ako dito na marami kayo, tapos tumanggap kayo. Pali mo, totoo yun. Pero kung mag-isa kayo, ang advantage mo, tinatanong mo siya, sasagot siya, agad. Alam mo kung nag-engage siya. Kaya, huwag kang magsasalita na masyadong matang mahaba na hindi mo naman sigurado nakakasalit pa sila. Kaya siguro na ako sila, right? So again, yung mga tamang question. Okay naman. Use question to see if the person is a blank with you or not. Is? Agreeing. Naintindihan ba? So pag medyo duda ka, baliktarin mo yung tanong. Pero design yun ang sagot. So nari, pag kailangan ka ng Diyos, ako punta, pag namatay ka. Sa impyerno mo, ha? Ano? Ay, mo yan. Hintayin mo yung sagot nila. Ito may inip, pagal naman ito. Lugtasan niyo kung may init. Tsaka ialam mo rin pag ganito ko ay lumabas ka na rin lang. Expect mo rin na hindi pa rin pala ng tao. Okay? Ialam mo na kayo, bigay mo sa kanya oras mo. Okay? Nakasunod mo ba? Kung ano naman kukuha niyo, kunin niyo. Agreeing. Siguraduhin mo nag-agree sa'yo. Kung hindi siya nag-agree, ano sense na patanggalin mo siya? Yeah, so ito yung mga keyword, no? Ito yung ganda sa material na ito, eh. Tama ba? Hindi tama, eh. Sige, saan ito? Tama, di ba? Parang ganda siya. Tama ba? Nag-agree ka ba? So, sinabi ka, pag-anak na dyan sa langit, di ba? Yan. Mahayaan mo, hintayin mo siyang sumagot. Okay, paulit-ulit tayo. Matatay na siya. Okay, so the question is, should be blank so that people do not feel that they are being tested or judged. Medyo duda ako dito kasi, anyway, ngayon ko na lang,
guided. Ibig sabihin, sigurado ka na, yun nga, hindi nila isipin na sinusgrad mo lang sila. Gusto na magmamagaling lang ito eh. Ba't ako makikinig sa'yo? So yung question mo dapat, siguraduhin mo na hindi mo sila inusgahan lang. Okay? At yun nga, bakit kanina, inusgahan kita. Pero ako din, inusgahan ko eh. So hindi ako nagpapabida lang dito. Hindi kita gusto mo yung magaling ako. Yan, may nakinig ako sa inyo ganito. Okay. Alam mo ba na ano, ganyan? Hindi mo alam yun. Alam mo na nga rin nila alam. Yung mga masyadong ano, di ba? So kaya sabihin, sa halimta alam mo ba yun? Sabi mo, pamilya ka ba? Kung hindi sila pamilya, o kahit pamilya pa sila, bigyan mo rin ang ano, makikita mo na ako na yung gerle. Explain mo. Ah, ganun pala yun. Kilala mo ba si Judas? Eh, mga bata din makakilala yung Judas. Kilala mo. Sagayin mo, ganun talaga. Sabi kasi ako, di ako masalita, pero bakit yung sinatsaga ito? Importante. Amen. Dapat alam mo, importante yan doon for tabaho, tabahoin mo. Yun talaga. Okay? Tsaka mayabang ang dating nun. Hindi mo alam. Si dati isang ganun din, tinatawanan pa. Oh, man. Di ba? Sa utak nyo na lang, yung alam na nga natin yun eh. Walang alam yung mga sa ilang bagay na dapat nilang alam, unfortunately. Pero hindi mo paparamdam sa kanila yung pangang. Matatalo tayo dyan kasi kailangan nga nilang maging receptive. Eh. Okay? Never yung tatawanan o magaling yun na. Okay. Layo pa tayo, no? Sa pa. Sakto lang. Ha? 11:50. Sakto lang, sakto lang. So, okay na tayo? Sa assignment or homework or actually ito yung hindi naman ngayon lang ito eh. Alam niya, sinasabi lagi natin niya. So, kung kaya nyo, yung maganda sa ating Bible na ginagamit, may underline na nga, di ba? Kasi gumawa ito, mga Baptist na mga soul winner din. Pwede mo kasundan. Meron pang isang verse nito na nakalagay na after this, go to page din dyan. Ayan pala, nakalagay. Tignan ang pahina, no? Napakahina, hirapan pa pahina sa wili, parang bilan, no? Kaya maganda, magkahan mo. Then, memorize mo na rin. Okay, pag-memorize mo kasi, dali ko. Then, kung minamali ka, alam mong minamali ka. Hindi yan ang sinabi nun. Ang sabi ng Bible ganito eh, kamisado mo, hindi naman ganun eh. Umuliya pa, nagbuksan mo na lang. Sige po, yan. Dami na yung counter na yun. Nasa Bible eh, nasaan po? Basta ano eh, okay. Alam nila na hindi nila alam. Dapat. Okay, hindi mo kailangan maging hard work. Pero, pag ikaw, wala silang mabuksan, ikaw binubuksan mo na malinaw. Kung matinong tao naman yan, dapat maramdaman nilang mali nila. Amen? Yan ang highlight, memorize, okay? So, kamusado naman ito, by the way. Okay, na tayo sa last. This morning, no? Mga main points po ito. Kaya din na iba. Okay, so naiintindihan nila, makasalanan sila, alam ko yung kasalanan. Hindi tapos, di ba? Ay, ano kayo, may kasalanan ako. Dapat alam nila may consequence, may penalty, may parusa. Okay, yan ang next. Ano ngayon, ako nung nagkasala? May parusa yan! Di ba? Eh, sa palay ko, wala. Hindi, meron. Kung hindi sila iniwalang ganon, bigyan mo ng ibang sample. Tignan mo, ano ko ba? Teacher ko. Oh, alam mo, alam niya. Di ba? Yung consequence, hindi nag-aaral, hindi mo alam. Ano bang mabaho na walang ano? Wala, kahit ano pa yan. Abogado po. Kasi magaling ako, di mga founder, meron. Alam nyo ba yun? Okay, so number, first party, the sin, dreams. Anong dala ng kasalanan? Sabi kanina sa Romans 6:23, so the wages of sin is death. So sin brings death. Okay? Kung nagkasala, patay. Kaya sasabihin mo, hindi yan kabatayan ng physical. Okay?
Ito kasi may inaano ko na hinginig sa presentation mo ha. May nag-brought up sila kasi dito sa Jerry dito. Kasi actually yung physical death, kasi ba, first and second death, pag tinignan mo yun, mag-strike ka kung sinabi second death sa Revelation, actually, ikalawang impyerno yun. So yung first death, impyerno din. So pwede na natin gamitin ito kasi yung sinasabi ng first death, totoo naman na tayo nakamatay physically. Yun ang unang kamatayan. At pag ilalak ko na sa impyerno, ikalawang kamatayan. Pwede rin, pero mas eksakto po yun. Ano? Kaya ako hindi ko ginagamit ito. Pero ba't ako na rin? Kasi nga, at least alam nila na may ikalawang kamatayan na impyerno. Okay na rin yun. Kaya sabi dito, ito kaya ako nilagyan ng ganito yun. Kasi yung Romans 5, may original sin pa kaya hindi ko ginagamit ito. Yung basta kung pwede lang dito, ang mga malinaw na makakadagdag sa ating nyo na dito, yung pumasok yung kasalanan, I'm death by sin, and death pass upon all men, for all the sin. So yung sabihin, lahat nagkasala, lahat na matay. Okay, so pwede mong gamitin yun, ako hindi gamit yan. So yun yan. Okay, muli tayo. Ngayon, kung kabayan ng kasalanan, kamatayan, eh lahat tayo nagkasala, paano yan, lahat tayo matay. Okay? Yung laki ito, alam na natin ito eh. Hindi nyo pa alam yan, kaya matino tayo dito. So yan, so ito yung magandang mga point dito, hayaan nyo silang sumagot, okay? So death na naman yan. Ano yung meron dahil may kasalanan ka? Meron kamatayan. May kapag-usahan. May impyerno. Okay pa yun? Kamatayan. What is death? Sabi sa Revelation 20:20-15, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second day, whosoever was not found in the written the book of life were cast into the lake of fire. So book of life, ligtas, wala ka doon, impyerno ka. So yung second death pala, lake of fire, impyerno. Okay? Okay, kung ngayon yung presentation ko, inililaw ko yan, pag hindi na maitindihan yun, sila baka doon. Kamatayan, impyerno, kamatayan. Kasi later, uulitin ko na naman yun, ang kabayaran. Yung pag sinabi ko si Jesus na punta sa impyerno, ano yung mamatayan? Ano yung mamatayan? Impyerno? Pagpunta ba siya doon? Hindi po. Sabi siya, mayroon ko, no? Kasi ayun ang kabayaran eh. Pag binayaran niyo. Hindi yung binayaran yun, hindi na bayaran ang sarayan ko. Okay? Kaya siya sabi natin, physical death, spiritual death, yan. Basahin, mas malino po yung piano yung first and second. Okay, natin yan. Understanding death and hell, once we have shown them that they are, paulit-ulit to, pinakita natin sila ay makasalanan, tingnan natin yung consequence of dahil kayo makasalanan, ano naman, may penalty. So sabi niya, sin block us to hell. Brings or condemns us to hell, dahil makasalanan ka, dapat sa impyerno. Death is equal to hell, yung pabalik ka rin ng eternal life, langit. Okay? Alam ng tao yan, di yung mahirap. Pero paulit-ulit yung maniligalo, buhay na walang niya. Buhay, na walang niya. Later guys, hindi na siyang buhay. Yan, so ito pa, inuulit-ulit natin yung sinabi nito, dapat personal, hindi yung sila ganyan, dahil sila may mga ganyan mga encounter. Sila kasi ay ganyan, sila ay ganyan, eh ikaw. Hindi mo kailangan gano'n rin, ha? Sabi ko, tayo po, gano'n rin mo. Dali mo sila gano'n sa conversation. Personal. Amen. Okay, tandaan niya, ha? Nararamdaman niyo naman yun, eh, pag yung tao is nagpapa... nilalayo yung topic niya sa sarili na. Eh, yun nga yung objective natin. Ikaw mismo, personal. Yung topic, dapat magdam mo. Ikaw yan. Mamaya, mag-de-decide ka. Dapat, sana, at totoo, at honest, sa Diyos, at saka sa akin. Lalo sa Diyos. Okay? Kaya dapat, bring home the message sa kanya personal. The person must understand and admit that they are personally condemned to hell before they can be saved. Bago ka maligtas, dapat intindihin mo, dapat doon ka papunta, ma-realize nyo, dapat pagkasalaan sa impyerno ko, dapat eh. Dapat intindihin nila, medyo na nanginginig na, hindi naman, pero dapat alam nila yun. At may kita mo yung pagkikita naman sa tayo, dapat pupunta lahat? Sa langit. Eh, sabi sa impyerno pa lang. Nakain niyo yung mga sagot nila po sila.
Ay bayan. So hindi ka up to this point, we said black and the black for sin. So sin, condemnation, and penalty for sin. So nagkasala ka, ipiyano ka dapat. Yan ulit lang, man. Yan. Kabalik na nun. Eh, mabait naman ako eh. Ganyan mo talaga si Yadimine. Gano'n mabait? Kaya another point, dapat pakita mo sa kanila, it doesn't matter how black a person you have been. Good. Di, mabuti talaga ako. It doesn't matter. Pagdating sa kaligtasan, mabuti. Gano'ng mabuti? Medyo mabuti. Palay ko, mabuti ako. Sabi nila, mabuti ako. Sabi nila, mabuti ako. Doesn't matter. Kiyoto ka pa rin. Palagay mo lang yun. Kasi lahat niya, kinundeb na lahat. Nagkasala, ayaw naman lang sa kasalanan. So lahat, it doesn't matter. Kung palagay mo mabuti, gano'ng mabuti. Ngayon, people like to think that they are not too... Hindi sila masyadong... Ha? Bad? Okay. So we need to show them that they are. You're bad. Right? Parang masama naman yung pasto. Kaya nga, punta ka talo yan sa kung paano mo binadala sa kanyang mensahe. Kind of ba? So pwede naman yun. Doon sa'yo, masama ka, masama ka! Huwag naman sa araw ganun, ha? Isigaman ko naman yun. Yung soluino, sinasabi, masama ka. Huwag ganun, ha? Pwede mong parating yun nang hindi ka sumisigaw muna sa lahat. Pero the same message, masama ka. Hindi ka ganun kabuti, tama mo pag sa lahat. Okay, hindi po na, yun ang maganda naman dito, basta mo rin yung umpisa, kasi matakbo yung utak mo. Iniwala ka, hindi ganito kahirap yun. Kamabihan sa Pilipinas, hindi pa naman gano'n ka sa Pilipinas. So, hindi ko kailangan makakabahan masyado. Amen? Huwag ka mag-overthink. Ang sample, sabi sa Bible, lahat ng mga sin. Binanggit dito yung mga, di ba, minsan ito, ito, sabi ko sa inyo, minsan di ko na dinadaan ang pag alam kong hindi naman self-righteous. Pero mag-self-righteous, sinabi na ko, hindi sila, medyo pag sila doon, ganyan. Definitely, mapasahin ko ito kasi pumunta tayo sa mga listahan ng kasalanan, lalo yung sumasama sa Diyos-Diyosan, di ba? Pero pinamataan din yung all liars, kasi lahat tayo na sinungaling. Kasi sabi niyo sa sinungaling, sinungaling siya. Gets? Yes. Wala, naging sinungaling. Tanongin mo yun, naging sinungaling ka ba? Hindi kayo, nasalamat ako, pero nakapagsinungaling ka ba? Thank you, dapat isang yan, so actually, madali na tayo. So, sinabi sa Bible, lahat ng sinungaling. Yes. Kung hindi ka man idolater, hindi ka sorcerer, pero kung sinungaling ka, sabi doon, impyerno. Madali na? Opo, ayun, sige, tuloy na. Kaya yeah, pwede mo isa-isa yun. Yan. Yan ang pinaka-vulnerable lang ng tao kasi namali. Kasi lahat yan yung sinamali. Blank sin is enough to condemn you to hell. Small or? One sin is enough. Hindi ako masyadong ano. Kaso nga nagkasala ka. Ngayon. Ang kabayaran nga ng kasalanan, kamatayan. Hindi mo sinabi, kabayaran ng 100 kasalanan ay kamatayan. Yung sinabi, pag umabot ka na ng milyon, impyerno ka na. Walang sinabing gano'n. Sabi, kabayaran ng kasalanan, ng kasalanan. Kahit ano, kahit ilan, impyerno. Yan. It doesn't matter which sin, hindi ka nga nagda o nagsinungaling ka naman, it doesn't matter. Nang sino ka nagkasala ka pa rin kasi parang kasalala ko. Kaya even black sin will send you to hell. Ganun pa rin, no? Well, isa lang. Impyerno ka na. Yung malilinawin mo sa kanila. Okay? Yung malilaw dapat yan, isa lang. Impyerno na. Eh sigurado impyerno ako dapat. Pero ayoko. So ito, kinotog. Inisado ko yung dami ko eh. Sabi dyan, nasa ano nito, Romans 3. Sabi doon, Galatians ata. Hindi, nasa Galatians. Sabi doon. Sabi doon.
Anyway, sila sa James. So, kung sabi ba siya, keep the whole law and yet offended one point is guilty of all. Kung saan po, bawal to. Pag nagkasala ka, makasalanan ka na. Hindi mo nung ginawa siya, may ginawa mo isa, makasalanan ka pa rin. Tignan ko sa Galatians, ha? Ay, makapalog eh. Sabi lang. Book. Napahaba nun. Ayan. Ay, basa nyo. Ready, go. For as many as are of the works of the law are under the curse. For it is written, curse is every one that continueth not in all things which are written in the book of the law. Okay, pag, yes, na, nagawa mo yung 10 commandments, hindi ka naman nagpatuloy. Yung day 1, nagawa mo lahat, day 2, hindi na lahat. Hindi ganun pa rin. Curse ka rin. Kasi nagkasala ka, curse ka, impyerno ka rin. Yan? Yan yun. Kaya, explain mo yun. Dapat, hindi na mahirap yun, di ba? Sampo. Sinabi naman kung gawin lahat, yung isa lang. Hindi makasalanan ka pa rin. Guilty ka pa rin sa lahat. Hindi naman lahat ginawa. Guilty ka to kasi equivalent yun. Nagkasala ka nga. Isa-isa lang yung kasalanan. Lalo pagkagamit yun. Alam nyo to. Kasi yung ganyan nasa listahan. Ito, pag nakakita mo lang to. Yun na yun. Hindi lang gusto sa inyo sa iba. Listahan ang kasalanan. Huwag magsinungaling. Huwag magmumura. Huwag magganyan. Isa lang yung nagawa mo. Makasalanan ka ba? Yes. Okay, alam nyo lang. Okay, read the, ayun na, review question. Ibig sabihin, in-explain mo na. Lagi ito, madalas, pag isang concept mo, na-explain mo, malinaw, ganyan ganyan siya. Tanungin mo, kahit umuuna na siya, tanungin mo exactly kung ano yung nasasabi mo lang. Yes. Para maggaling sa kanya. Alam mo, naintindihan niya yun eh. Yes. Sabi niya, oh, so, ano, mabuting tao to, ligtas ba to? Kung naintindihan niya yung sinabi mo, ano yung dapat nasabihin niya? Sagot. Hindi pa rin kasi kahit isa nga eh, lahat niya nagkasala. Okay? So lahat tayo dapat, wala tayong perfect, wala tayong dapat perfect. Okay, malapit na po tayo. Review the bad news. Okay, we pay our sin to? Going to hell or death. Yan. Pabayaran ng kasalanan, mamatayan. So the wages of sin is death. So babayaran mo yung kasalanan mo pag ikaw yung konsentiyan mo. Okay, ulit lang natin ha. Ulitin mo rin, huwag nang maano. Kasi importante yan. Not just a black death. Second death. Not just a black death. Hindi lang physical. Second death, spiritual. Lake of fire, impyerno. Oops. According to the Bible, black person is condemned to hell because of their sin. All. All. Lahat. Dapat lahat ay sa impyerno. Kahit ayaw natin. Okay, so malino na ha. Ang talita ang mga natin is penalty of sin. Kung tayo tama sa okay, lahat ng kasalanan, may konsekwensya, may pabayaran dyan, impyerno yun. Ngayon, again, highlight mo yan. Ano ka ba yung 21-8? Binulig sa point ng impyerno. Ay, malina. And all liars, another part, the lake, the furnace, which is the second bed. And then yung James 2:10. For whosoever shall keep the rule law, but offended in one is guilty of all. Kapisan naman natin yan ako, hindi ko makakasalan naman ito, pero naitagdag din sa akin ito. Kasi yung style ko, hindi ko makilangan ito. Sa 2014 lang ako, may nakon. And then, yung James ko, nilang ano ko naman. Okay. Yan, so. Okay.
Wala tayo. So, pabisaduhin natin yan. Okay, so, again, ang iba dyan, pinag-usapan natin. May time pa ba? Matang ko ba kayo? Matang ko ba kayo? Amen. Ready na ba? Ready na ba? Oh, sige, kaya naman tayo, no? So, ang gano'n din. Kaya niyo ako, medyo kaya ako. Traps! Okay, ano yan? Ano. So this time, ay kaya na tayo. Nagpapain tayo. Paki-ano na lang ba? Paki-stop. Kami-ano yung nature salvation.